Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Salamat at nakasama namin kayo sa ating pananambahan ngayong araw na ito. Sa huling Sunday ng October. At mabilis ang panahon, no? Less than 2 months na lang. Pasko na. Magpapatuloy po tayo, syempre, sa ating special series na pinamagatan nating Vote for a Better Philippines, Spiritual Principles for Socio-Political Responsibilities. At nasa part 3 na po tayo. Ang tanong, registered voter ka na ba? Ayan, nakapagparehistro ka na ba? I hope nakapagparehistro ka na dahil last day na ng registration kahapon, Sabado. At dapat makibahagi tayo at bumoto po tayo para nagawa natin yung tungkulin natin sa ating bayan. At syempre, para ma-exercise din natin yung ating karapatan. Sa ibang bansa, no, pinipilit nila na magkaroon sila ng pagkakataong bumoto. Samantalang dito sa atin, malayang malaya tayong bumoto, mapababae, mapalalaki, pwedeng-pwedeng bumoto, maraming tao lang ang ayaw. Okay? Kaya sana, botante ka. Sana botante tayong lahat. Konting review, ito po yung mga napag-aralan natin for the last 2 Sundays. Value principles more than personalities. Pagdating po sa eleksyon, pagdating po sa usapang politika, ito po yung mga dapat nating mas pinapahalagahan. Value principles more than personalities. Value performance more than pedigree or politics. Value Christ more than the candidates. Value character more than charisma. Value truths more than thoughts or opinions. And value decency more than disagreements. At nawa, unti-unti po ay nai-apply natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay, lalo na habang palapit ng palapit ang eleksyon at ang pangangampanya ng mga kandidato. Ngayon po, pag-usapan natin, obey the existing authorities. Obey the existing authorities. Sabihin mo ka sa katabi mo, obey the existing authorities. This is about submission and obedience sa ating pamahalaan o sa mga authorities na nakakasakop sa atin. Tatandaan natin kung sino ang nakaluklok or ang naluklok, susundin po natin. At kung pagsunod sa government, may maliwanag ng mga talata kung ano ang dapat natin gawin. May mga maliwanag pong talata sa Bible na dapat natin gawin bilang isang Kristiyano, bilang isang mabuting mamamayan ng mga bansa na nakakasakop sa atin. Obedience or submission to the authorities means, ano yung sabihin ng obedience or submission sa authorities? Number one, submitting to God who sovereignly put the government in its place. Submitting to God who sovereignly put the government in its place. Basahin po natin Romans 13:1-7 from the Legacy Standard Bible. Every person is to be in subjection to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those which exist have been appointed by God. Therefore, whoever resists that authority has opposed the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. It's like someone said that we should obey the Spanish or the Japanese government nung tayo ay nasasakop nila. Pag-isipin po natin, no, it's, ha? Bakit kami magpapasakop sa mga Hapon? Bakit kami magpapasakop sa mga Espanyol? Na kung isipin natin, no, it's like an absurd idea. Ang hirap tanggapin. Ang hirap paniwalaan, pero sa totoo lang po, it is a really spiritual idea pagdating po sa pamamahala or sa government. Isipin din natin nung sinakop ng Nazi Germany or ni Hitler, particularly ang maraming parts ng Europe, lalong-lalo na nung sinaktan niya at pinagpapatay niya ang mga Jews. Mayroon tanggapin, no? Yung sinasabi sa verse, no? Every person is to be in subjection to the governing authorities.
Tapos nakalagay pa doon, no? Walang authority except from God. Na si God ang nagtakda sa kanila. Ang hirap tanggapin. Right? Let's be honest. Kahit mga Christian, kahit mga pastors, theologians, struggle talaga ang part na ito, no? Hindi po madaling maintindihan. Lalo kapag mahirap ang sitwasyon. Pag mahirap ang sitwasyon, kapag evil ang namumuno, ang hirap niya itong sundin. Pero the mere fact na mahirap po itong intindihin, na may struggle, eh kailangan po nating lalong mas magtiwala sa Panginoon at sa Kanyang salita. Aalalahanin po natin that when Paul wrote this epistle, this Romans, itong epistle to the Romans, sa, nung sinulat niya po ito sa church in Rome, it should be noted that they were under the Roman Empire. The empire which colonized Israel and subjugated her with force. Ito po yung context, no? Baka inisip ko sina iba, eh madaling sabihin yan, Paul, kasi baka hindi kayo nasasakop ng ibang lahi. Ay, hindi po. Ang context nito, eh under po sila ng Roman Empire. Kahit ang Israel, noong mga panahon po na yan, sakop po sila ng Roman Empire. At hindi lang Israel, malaking part, no, ng maraming mga bansa, maraming mga lugar ang sakop po ng Roman Empire noong mga panahon na yan. Pero sinabi pa rin niya ni Pablo. At tatandaan natin, no, mahirap po yung pinaghuhugutan ni Pablo. Kasi nga, under sila ng Roman Empire, may mga, although generally peaceful nung time na yan, kaya nga sila nakakapaglakbay, pero alam niyo yun, yung sakop kayo ng ibang bansa, sakop kayo ng ibang lahi. Medyo mahirap yun, no? Pero sinabi pa rin niya ito. At ngayon, meron po tayong kalayaan. Right? Dito sa Pilipinas, we are in a democracy. Mas malaya po tayo kung ikukumpara sa kanila somehow, no? Tayo po, wala po nakakasakop na bansa sa atin. Tayo lang po dito sa Pilipinas. Wala pong empire na sumasakop sa atin. Meron po tayong demokrasya. Ang problema sa atin, mas maganda na yung sitwasyon natin, mas malaya ang tayong mga Pilipino dito, may kalayaan tayo, may demokrasya tayo, pero marami sa atin, hirap na hirap pa rin ang sumunod at magpasakop sa ating gobyerno. Tama? Nung sinulat po again, context, sinulat na ito ni Pablo, under sila ng Roman Empire. Perfect bang Roman Empire? Of course not. Maraming mga pagpatay at mga pagpapahirap ang ginawa ng mga Romano sa iba't ibang mga lahi. Lalo na sa mga Christians, ng mga sumunod na mga panahon. Nung panahon din ni Paul at ng mga sumunod na panahon pa, eh, naging malupit sila sa mga Christians. Pero ito pa rin ang sinabi ni Paul. At ngayon po, sa Pilipinas, mas malaya tayo, pero mas nahirapan pa rin tayong sumunod. Kahit sa mga simpleng batas. Example, paglakad sa tamang tawiran, may footbridge, o kaya mayroong pedestrian lane, saan tatawid? Akong saan gustong tumawid? Yan tayo, mga Pilipino eh, di ba? Simpleng tawiran na nga lang eh. Para nga sa ikabubuti natin, yes, mahirap. Of course, may mga sitwasyon na may mga seniors talaga. Baka pwede makiusap sa MMDA na nandoon. Pero sa mga malalakas pa, eh, wala. Hindi sumusunod, hindi tumatawid sa tamang tawiran. Doon pa rin tatawid sa gusto nilang tawiran. Pagsunod sa traffic lights, kapag walang bantay, ah, sige, bira. Kapag nahuli, kamot ulo. Mapapamura na, mapapamahal pa. Mura, mahal. Mapapamura sila dahil nahuli sila at mapapamahal sila kasi gagastos sila ng pangtubos or pangbayad, fine or pangsuhol. Depende kung anong gagawin nila. At sa ating mga Christians, no, huwag po tayong manunuhol, ha? Hindi po yung tama. Pagtapon ng mga kalat sa hindi tamang tapunan, eh, marami sa atin, no? Pagkain ng candy, boom. Pagkain ng chicheria, tapon. Pag nagbaha, sino sinisisi? Gobyerno. Yan. Diyan magaling ang mga Pilipino. Pagpaparehistro sa pagboto, pipila kapag last day na.
or last week na. At dahil mahaba na ang pila, eh, at naabutan na sila ng cut-off, ang sasabihin, kahit sa mga balita, kung nanonood kayo ng balita this week, dahil last week na po ng pagpaparehistro, palpak daw ang sistema, ganito-ganito daw. Samantalang napakaluwag po ng pagpaparehistro nung mga nakaraang buwan. Nung, at again, ang pagpaparehistro po, ang tagal na po niyan. No? Matagal po yung ginawa, hindi lang yan isang buwan. At maraming mga dahilan ng mga Pilipino, pero kapag naipit na, eh, sisisihin pa rin na pangit ang sistema ng government. The thing is, when we disobey or refuse to obey the government or the authorities, it is tantamount to disobeying or refusing God. Maliwanag naman po sa binasa natin, di ba? So verse 2, Romans 13:2, therefore whoever resists that authority has opposed the ordinance of God. Kapag sinaway mo sila, hindi ka nagpasakop sa kanila, eh parang hindi ka rin nagpapasakop sa Panginoon. Ang tanong natin, sino-sino nga ba ang mga itinalaga ng Diyos na mamuno o mag-govern sa atin? Ito po yun. The people, especially Christians, should submit to these God-ordained authorities. At least meron tayong apat, no? Government to all civilian people. The church or the pastors to all believers. The fathers or men to wives and children. And employers to all employees. Or sa ibang context, masters to servants. Ito po yung maliwanag, no, ng mga authorities na itinakda po ng Panginoon. Ang pamahalaan, ang simbahan sa pangunguna ng mga pastor, ang mga tatay, no, ang mga husbands and fathers, at ang mga employers o ang mga masters. At maliwanag po yan na sinasabi din ni Pablo sa Ephesians, sa Colossians, na magpasakop sa kanila. Right? Magpasakop ang mga church people sa mga pastors, magpasakop ang mga asawang babae sa asawang lalaki, magpasakop ang mga anak sa mga magulang, magpasakop ang mga slaves sa kanilang mga masters, at magpasakop ang mga tao sa pamahalaan. Maliwanag po yun na nasa Bible. At dapat pong nagsasabit tayo kasi God ordained ang mga authorities po na ito. Natandaan natin that God shapes the history of mankind through the authorities which He placed by His power. It is His divine providence. Magpasakop po tayo kasi ginagamit po ng Panginoon ang mga authorities na ito para i-shape ang ating history. Para ayusin, para pakilusin, at para gawin ang history. Again, kahit mga atheists pa ang mga namumuno or kahit pagan pa ang mga namumuno or idolaters, they are still under the control of God. Diba? May mga namumuno naman. Siyempre, baka may mga nagtatanong, Pastor, paano si Hitler? And tingnan niya sa sarili niya, parang Diyos na eh. Paano si Pharaoh? Na ang tingin nila sa sarili nila, mga Diyos, mga gods sila. Sa totoo lang po, mga kapatid, kahit atheists, kahit pagans pa, idolaters pa ang mga namumuno, maliwanag po sa Bible, sa binasa natin, that God ordained them or God uses them, no, hinayaan ng Panginoon na sila ang mamuno, at dahil doon, kailangan po natin tanggapin at paniwalaan ang Panginoon na siya pa rin ang nakakasakop sa lahat ng ito. Kahit mga atheist yan, they are still under God. They are still under the control of God. And we can rest on the fact that all authorities are under the authority and sovereignty of God. They are accountable to the Lord. And dapat magbigay sa atin yan ng comfort. Ano man ang uri ng pamahalan meron tayo, masama o mabuti, pagan or Christian, they are all under the authority and sovereignty of God. And we can rest on that fact. Okay?
Kaya tatandaan natin, they are also accountable to the Lord. At pag-aaralan natin yan sa mga susunod pa na panahon. Number two, anong ibig sabihin ng submission and obedience sa pamahalaan? That we will let the government do its job in carrying out justice and not putting justice or revenge on our own hands. For rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of that authority? Do what is good and you will have praise from the same. For it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword in vain. For it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. Lagi pong sinasabi ng tao sa gobyerno natin, lalo na nung kasagsagan ng war on drugs, na kung wala kayong ginagawang masama, huwag matakot. Ito nga ay para sa mga mabubuting mamamayan na maging peaceful na hindi na sila kakaba-kaba kapag sila ay maglalakad sa gabi. Ito yung lagi sinasabi ng mga tao sa gobyerno, no? At generally po, dito sa ating mundo, generally speaking, kahit gaano pa po kasama ang isang gobyerno o ang isang government, usually ang pinaparusahan po nila yung gumagawa ng mga masasama. At pinupuri nila o pinasasalamatan nila, pinoprotektahan nila ang mga taong gumagawa naman ng mabuti. Generally speaking, ganyan, no? Parang lahat, halos lahat ng government, kahit gaano pa kakorap or whatever, pinoprotektahan nila yung mga inosente. At pinaparusahan nila ang mga may sala. Minister ng Diyos ang gobyerno para sa ikabubuti ng mga tao. Maliwanag po yan sa ating binasang verse. Again, walang perfect government. Pero sa kapangyarihan at sa sovereignty ni God, itinalaga niya ang mga pamahalaan para paglingkuran ang mga taong bayan at magsulong ng progreso ng kanilang bansa. Kaya kapag may mga nagkasala, pinaparusahan. Yung iba, nagpapataw pa ng capital punishment or death sa heinous crimes, sa mga matitinding krimen na nagawa. At dito sa atin, wala or tinanggal ang death penalty, pero majority ng mga bansa po sa mundo may death penalty po. Ito po yung sinasabi dito, no, sa verse 4. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword in vain. Yung tinutukoy na sword dito, yung capital punishment or yung pagpapataw ng parusang kamatayan from the government. Kaya yung sinabing it, yung government yun, it does not bear the sword in vain. So at least ayan po yung isang paliwanag, no? Interpretation, no? Yung sword na tinutukoy diyan, it means capital punishment or death sa mga heinous crimes. Isipin niyo po kung wala pong pamahalaan, walang law enforcement, walang batas, walang tagapagpatupad ng batas. Kamusta na kaya ang mundo? Tama? Naisip niyo ba 'yon? Kung walang batas, walang tagapagpatupad, walang pulis, lalong-lalo nang magulo ang mundo ngayon. Dahil wala nang pipigil sa lahat ng mga gagawin ng mga tao, kasama na dyan yung mga krimen. Kung naparin nyo po yung pelikulang, Purge Anarchy? Ano ba pamagat nun? Basta something like that. The Purge, yon. The Purge pala. May araw doon na walang manguhuli. Kahit anong gawin mong krimen, pwede. For that day, walang police, walang authority na magpo-protect at huhuli sa mga masasama for 24 hours. Of course, yun ang sa pelikula. Pero makikita natin, pag walang police, walang sundalo, walang government, talagang napakagulo ng mangyayari sa bansa. Kung lahat pwede, walang gobyernong kumikilos at nagpapatupad ng batas, lalong mas magulo ang mundo natin. Kaya ang Diyos nagtalaga ng mga pamahalaan as His minister
para sa ikabubuti ng mga mabubuting mamamayan, and also is minister para magpataw ng parusa sa mga masasamang mamamayan. Anong sabi dito sa... Balikan natin yung context, no? Ito kasi yung pinanggalingan ng Romans 13, yung verses sa Romans 12. Basahin po natin, Romans 12, 19 to 21. Beloved, never avenge yourself, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ito po yung context, no? Yung preceding context, preceding verses ng chapter 13. At dapat po nating matandaan, mga kapatid, nung sinulat po ang Bible, sinulat po yan ng mga writers ng Bible. Example, dito na lang, si Paul, nung sinulat niya po ang Romans, wala naman po mga chapters and verses. Wala po. Dire-diretso po yan. Okay? Kumbaga, may naglagay na lang ng verses at ng chapters para madaling mahanap or madaling matandaan kung saan. Pero nung sinulat po yan, dire-diretso po yan. So, ang pagbasa, you know, nakakatulong yung verses and chapters sa atin, right? Yung mga numbers. Pero minsan, napaghihiwalay na. No? Kagaya nito, napaghihiwalay din sa Romans chapter 13. Pero, technically, isang buo yan. So, buo ang pagbasa, buo din ang context. At ang binasa po natin, ang context, huwag maghihigante. Leave room for God's wrath. Leave room for God's judgment. Hayaan na ang Diyos ang kumilos. At sinabi doon, huwag padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Huwag maghihigante. Huwag ilalagay ang hustisya sa mga kamay. Tapos biglang nagsabi si Paul about governing authorities na kailangan natin magpasakop dahil God ordained ang government. Ibig sabihin po, no, makikita natin na sinabi ni Pablo, huwag kayong maghihigante. Hayaan niyo ang Panginoon ng kumilos. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kaya nga dapat tayong magpasakop sa pamahalaan. Kasi si God ang nagtakda niyan. Si God, sa kanya galing ang authority ng mga yan. So, hayaan natin na ang authority or ang government ang kumilos sa nakagawa sa iyo ng mali. Hindi mo kailangang ilagay sa sarili mong kamay ang paghihigante. Hayaan mo ang government ang kumilos. Nakukuha po natin, no? Kung babasahin natin in context ng dire-diretso, yun ang ibig sabihin ni Paul na huwag ilagay ang hustisya sa sariling kamay, huwag maghigante. Hayaan natin ang government na ang Diyos ang nagtalaga na magparusa sa mga dapat parusahan. Yun ang sinasabi ni Paul dito. Hindi pwede yung mga gang war na, I mean, yung sa Italian mafia, yung vendetta na tinatawag, na kapag may pinatay ka sa pamilya nila, eh, uubusin nila yung lahi nyo. Ganun katitindi itong mga to. Hindi pwede yung ganun, yung ubusan ng lahi, personalan. Kailangan idaan sa government. No? Government ang bahala, hindi personalang paghihigante or ubusan ng lahi. Hindi pwede yung mga rido or away ng mga pamilya. Okay? Hindi dapat ganun, kundi magpasakop sa government at magpasakop sa kanilang justice. At hindi natin ilalagay sa sarili nating mga kamay ang hustisya or ang paghihigante. Kundi hayaan natin ng government dahil Diyos din naman ang naglagay sa kanila. Kung gusto nating ibigay sa Diyos ang hustisya, na hayaan na ang Diyos ang kumilos, eh hahayaan din natin na ang government ang kumilos dahil Diyos ang nagtalaga sa kanila. Maliwanag? I hope naging maliwanag po yun. Pangatlo, ano pong ibig sabihin ng submission and obeying the government? That is, supporting the government in its programs or effort. Ano po ba yung mga usual na efforts at programs ng ating pamahalaan ngayon? Yung war on drugs. Maraming mga na-rehabilitate, maraming nakapagbagong buhay, maraming mga nahuli. Of course, kasama rin yan, maraming mga napatay dahil sa war on drugs. Yung build, no, ng ating pamahalaan
na maraming mga nagagawang mga proyekto para sa ating yung mga infrastructures para rin sa ating ekonomiya. Yung rest bakuna ng ating IATF sa pangunguna ng DOH. Right? Na nga, magpabakuna, mag-face mask, sumunod dapat na may face shield at mag-social distancing. Kahit minsan, para nakakainis na, no? Minsan napapasabi ka ng mga comments na para nakakainis na yung face shields but hindi na lang face mask. At ngayon eh, puno ng anomaly dahil sa formally, we still need to follow our government's objectives. Kailangan po natin magpasakop sa kanila. At kung usapang face shield, kailangan pa rin natin sumunod dyan. At isipin na lang din natin, kahit medyo kino-question ng effectivity, pero since sinasabi ng government natin, eh, kailangan natin sumunod. Hintayin natin na bawiin na ang utos na yan. And actually, pag naglalakad ka naman na sa labas, hindi naman na kailangan ang face shield. Okay? Hindi na siya kailangan. Kailangan na siya sa mga closed spaces. Lalo na, hindi mo naman kilala kung sino yung mga nabakunahan o hindi. Basahin natin yung verses. Therefore, it is necessary to be in subjection not only because of that wrath, but also because of conscience. For because of this, you also pay taxes. For rulers are servants of God, devoting themselves to this very thing. Huwag lang po nating suotin ang face shields at face mask natin dahil takot lang tayong mahuli. Sundin natin because of conscience. Ito kasi yung nararapat gawin eh. Ito kasi yung pagpapasakop sa government, gawin natin. May maliwanag doon sa verse 5, di ba? Not only, sumunod tayo, not only because of that wrath. Hindi lang dahil natatakot tayong maparusahan o natatakot tayong mahuli, kundi dahil sa conscience or sa pagsunod natin sa Panginoon, sa Kanyang salita. Susunod tayo kasi ito ang nararapat at para din naman ito sa atin. Eh, ang problema, you know, papasok sa mall, naka-face shield, eh, nung pagpunta namin sa SM Valenzuela po nung Lunes, eh, parang halos lahat yata, nakataas yung mga face shield, nakaganon. Nakataas ng ganon. Naka-headband yung mga face shield. Pero bago pumasok yan, nakababa yan, syempre, dahil hindi pa papasukin. So, alam niyo yun, kailangan natin sumunod sa pamahalaan kahit minsan eh, ang hirap nang mabasa yung mga presyo ng grocery. You know, aminado ako doon. Minsan tinataas ko din kasi hindi ko na mabasa yung presyo, pero binabalik ko din bilang pagsunod at bilang protection din sa ating sarili. At syempre, ito yung nararapat nga. Tatandaan po natin, mahirap ang mamuno sa buong bansa, lalo sa panahon ng pandemya. Kaya suportahan at sumunod tayo sa kanilang mga panukala. Okay? Hindi naman po barangay lang ang sinasakop or ang pinapasunod ng ating pamahalaan. Lalo na ni Pangulong Duterte at ng mga gabinete niya. Hindi lang naman barangay, gente or parada ang sinasakop nila o nasasakupan nila at pinapasunod nila. Buong bansa ang kanilang inaasikaso. Eh, lahat na lang nang gagawin kasi nila, may nasasabi ang maraming Pilipino. For example, nung mahigpit, dahil ECQ, ang dami mga comments, kawawa naman yung mga tao, walang makain. May point din naman talaga, pero puro ganun ang sinasabi. Nung niluwagan, hindi raw nag-iisip ang gobyerno dahil tataas lang daw ang cases. So, saan lulugar ang gobyerno? Right? Saan lulugar? Lahat na lang kasi ng gagawin nila may matitinding mga komento. Isipin nyo po, 110 million Filipinos po tayo na nandito sa Pilipinas. For sure, may kanya-kanya tayong comments and criticism. Kaya ang government, gagawin nila yung sa tingin nilang tama. Kasi kung lahat na lang ay papakinggan in a sense na susundin nila lahat just to please everybody, eh hindi yun mangyayari. Because we cannot please everybody, lahat ng gawin mo, may masasabi ang mga tao eh. So gawin na lang at ginagawa nila yung sa tingin nilang nararapat. Tatandaan natin, no, mahirap po mag,
magpasunod ng 110 million Filipinos. Kaya dapat, lalo na sa ating mga Kristiyano, magpasakop at sumunod tayo sa kanila. Kaya rin tayo nagbibigay ng taxes kasi yan din ang ginagamit ng pamahalaan para sa kanilang mga adhikain at proyekto. Mahirap nga naman kumilos at magsulong ng pag-unlad kung walang pondo ang gobyerno. Tama? Kaya sa Facebook, no, minsan may mga tanong, ano bang ambag mo? Anong ambag mo? Ganyan, no? Yan, may taxes tayo. Yung mga binibili po natin, mga kinakain natin sa fast food chains, pag bumibili po tayo sa mga groceries, meron po yung tax. Yun ang ambag natin, no? Sa pamahalaan natin. Kasi may mga taxes po yan. At speaking of tax, anong sinabi ni Jesus tungkol dyan? Basahin po natin, Matthew 22:17-21. Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay taxes to Caesar or not? But Jesus, knowing their evil intent, said, "You hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin used for paying the tax." They brought him a denarius, and he asked them, "Whose portrait is this, and whose inscription?" "Caesar's," they replied. Then he said to them, "Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's." Si Jesus po mismo ang nagsabing nararapat lang ang pagbibigay ng tax sa pamahalaan. Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos at ibigay kay Caesar o sa pamahalaan ang nararapat para sa pamahalaan. Yung term po na Caesar, another tawag po yan sa emperor nung time nila. Ay parang give to emperor what is emperor's. So sa atin, hindi naman tayo under sa empire, pero under tayo ng ating pamahalaan. So dapat natin ibigay sa Diyos ang para sa Diyos at ibigay sa pamahalaan ang para sa pamahalaan. Dahil po dito sinasabi ng Panginoon na bilang mga tao, hindi natin kailangang mamili kung si God lang ang ating susundin o ang pamahalaan lang ang ating susundin. Na para bang magkaaway sila, na para bang kailangan lang natin pumili ng isa. Hindi po ganun, no? Tatandaan po natin ang mga tunay na mananampalataya, ibinibigay ang nararapat para sa Diyos at ibinibigay ang nararapat para sa pamahalaan. Bakit? Sapagkat ang pamahalaan ay nasa ilalim din naman ng kapangyarihan ng Diyos. If we want to please God, according sa ating pinag-aralan, matuto tayong magpasakop sa Kanila. Maroon tayong sumunod sa Kanila. Okay? Bakit? Kasi nga, si God din naman ang nagtakda sa kanila, kay God din naman ang galing ang kanilang kapangyarihan, at under din sila ng authority ni God. So, if we want to be worshipers of God in action, eh, sumunod din tayo sa ating pamahalaan. Tax po ang topic dito, no? Sa ating latest na binasang verses, pero hindi lang naman tax, hindi lang po tax ang nararapat na ibigay sa pamahalaan. Huwag din po tayong maging madamot sa pagbibigay ng papuri sa pamahalaan dahil sa mga magagandang nagagawa ng ating pamahalaan. Kung nagbibigay tayo ng mga komento at kritisismo, ay matuturin dapat tayong magbigay ng mga papuri. Tama? Again, kagaya nga na sinasabi ko ng mga nakaraan pa, third Sunday na natin ngayon, lagi ko pong sinasabi, kapag tama, tama. Kapag mali, mali, regardless kung sino ang nakaupo or regardless kung binoto mo yan o hindi. Basta nasa pamahalaan yan, sumunod tayo. Kapag tama, tama, purihin. Pasalamatan natin. Kapag kapangit or mali, mali talaga yan. Example na mga dapat na ipagpasalamat sa Lord at sa pamahalaan. No? Meron po kong binasang article mula sa Philippine News Agency. Ang pamagatong article, Central Luzon Infra Projects Completed Amid Pandemic. Nirelease po ito noong July 2021. Ito po yung nakalagay. Under the Build, Build, Build program, notable projects included the Plaridel Bypass, Pulilan Baliwag Diversion Road, Subic Freeport Expressway, New Clark City Phase, Clark International Airport New Terminal Building, and Central Luzon Link Expressway Phase 1. All seem to pave the way for the desired economic growth of
the region. At mababasa po natin, no? 2016 to 2020 accomplishments by the numbers. 1,617 flood mitigation structures completed. 13,219 classrooms rebuilt and constructed. 2,438.39 kilometers of roads constructed, maintained, widened, upgraded, and rehabilitated. 23 evacuation centers built and constructed. 489 bridges constructed, widened, upgraded, rehabilitated, and strengthened. Wow! Praise God, right? Salamat sa Panginoon at magaganda po yung ginawa ng pamahalaan. Mga bulag na lang ang hindi makakakita ng mga magagandang ginawa ng pamahalaan. At ito po ay sa Central Luzon lamang. How much more sa buong bansa? For sure, mas malalaki po ang mga numbers na atin pong makikita, no? At salamat, no, sa ating Pangulo, sa ating pamahalaan, kay Secretary Mark Villar ng DPWH dahil sa Build projects na ito. Papuri sa Diyos dahil sa mga accomplishments ng pamahalaan. Amen? May nagawa ba ang Duterte administration? Meron! Ayan, no? Ang dami. Ang dami nagawa. At hindi lang yan. Kaya nga, kung may magaganda na dapat purihin, purihin. Huwag po tayong madamot sa pagbibigay ng papuri. Regardless kung binoto mo siya o hindi. At panghuli, submission and obedience to the authorities means that rebellion or taking arms is not an option for Christians. Sabi sa verse 7, render to all what is due them, tax to whom tax is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Ito po yung sinasabi ko kanina na hindi lang tax ang dapat ibigay sa pamahalaan. Dapat po natin silang igalang, irespeto. At parte po ng paggalang, ang makita ang mga magaganda nilang nagagawa, kagaya ng pinakita na natin kanina. So, sa mga verse na ito sa Romans 13, masasabi natin, no, maliwanag, na hindi dapat nagre-rebelde o nag-aarmas ang mga tao laban sa pamahalaan, lalo na ang mga Kristiyano. Dahil Diyos ang naglagay sa kanila para alagaan ang mga tao at para parusahan ang mga masasamang mamamayan. Kaya nakakalungkot po, no, na may mga rebelde dito sa Pilipinas at may mga komunistang terorista dito sa atin. Again, gusto ko pong liwanagin, no, hindi po natin problema ang komunismo bilang kaisipan o ideolohiya. Right? Nasa democratic country tayo. So kung ang paniniwala mo ay communism, or atheist ka man, or feminist ka man, whatever, kung ano man ang gusto mo, allowed yan, in a sense, no, dito sa bansa natin, dahil malaya nga yung bansa natin, eh. Kahit ano na paniniwala mo, pwede. Pero, ibang usapan kapag nag-armas na, namundok na, tineterrorize na ang mga tao at nilalabanan na, pumapatay na ng mga tao from the government, nakipaglaban na sa mga sundalo natin, at kung ano-ano pang mga ginagawa. Sa isang demokratikong bansa, kagaya ng Pilipinas, tanggap ang lahat, ano man ang relihiyon, kulay o paniniwala. Pero ibang usapan kapag nagre-rebelde na. Ibang usapan po ang terorismo. Na wala nang ibang nakita, kundi ang mga mali ng pamahalaan. So, yung mga nakikita nila, puro mali na lang eh. Sa kanila, walang mabuting pamahalaan. Lahat mali. Kaya hanggang ngayon, patuloy na kinakalaban ang pamahalaan. Isa pa pong article, from the Eastern Mindanao Command's article, ang pamagat po, NPA kills civilian, hurt another in night attack in police station. Released June 25, 2021. Ang sabi po dun, a unit of the NPA attacked a police station in Lanuza, Surigao del Sur, killing a civilian and wounding another on Thursday, June 24, around 9 p.m. Burned the construction equipment owned by MR1 Construction Company, which resulted in the killing of a watchman and hurting another. Isa pa ho, NPA patuloy ang pagsusunog ng mga kagamitan sa Misamis Oriental.
Pitong armadong miyembro ng rebelding NPA ang nanunog ng backhoe at dump truck ng tibagan sa Balingasag, Misamis Oriental upang guluhin ang operasyon ng AFP na manghuli ng mga kapwa nila terorista. Mga kapatid, yung pinakita ko po sa inyo, no, hindi po yun mga fake news. At nakakalungkot po dahil si President Duterte mismo ang may kagustuhan na makipag-usap at isulong ang pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng CPP, NPA, NDF. Right? Naalala niyo ba yun? 2017 ba yun? Basta bago pa lang na naluklok si Duterte, eh, gusto niya na makipag-usap, no? Sa kay Joma Sison at sa mga leaders ng CPP, NPA, NDF. Pero sayang, mukhang iba ang gusto ni Joma Sison. Sayang talaga, no? Kasi ang ganda ng ginawa ni Pangulong Duterte na to eh, na ni-reach out na nga niya yung mga rebelde, itong mga ano na to, itong mga komunista na to, no? Pero mukhang iba ang plano nila, iba ang gusto nila. At nakakalungkot kasi itong mga to, no, binibrainwash ang ating mga kabataan, naninira sila ng mga gamit, kagaya ng nabasa natin, pumapatay sila ng mga sundalo at ng mga sibilyan. Maling-mali talaga. Maling-mali talaga ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Muli, rebellion is not an option for Christians. Siguro napapatanong na kayo. Pastor, tanong lang po, Pastor, ha? What if the authorities give orders that are against my personal spiritual beliefs? Should I still follow them? Paano kung may mga utos po ang pamahalaan na hindi na tama, na nakakaapak na sa aking karapatang pantao at sa aking mga paniniwala dahil pa ba akong sumunod sa kanila? Dahil ba God ordained ang government and authorities, ibig ba nun sabihin na lagi silang tama? Na dapat lagi na silang sundin? Ibig bang sabihin na hindi na pwedeng magsalita kahit may mga mali na? Tatanggapin na lang po ba natin, Pastor, na lahat ng bagay na sinasabi ng government, tatanggapin na lang po ba natin passively? Oo na lang ba tayo ng oo? Wala na ba tayong pwedeng gawin? Hindi ba tayo pwedeng magsalita, magreklamo? Kapag may mga mali nang ginagawa ang pamahalaan, hindi naman po sila perfect, di ba? Kung tanong nyo po yan, abangan nyo po ang part 4 ng ating special series about sa ating bansa. So again, what does obedience or submission to the authorities mean? Obedience or submission to the authorities means submitting to God who sovereignly put the government in its place. That we will let the government do its job in carrying out justice and not putting justice or revenge on our own hands. That is supporting the government in its programs or effort. And it means that rebellion or taking arms is not an option for Christians. Mga kapatid, maliwanag po, inuutusan tayo na magpasakop at sumunod sa ating pamahalaan. Hindi lang sa pamahalaan, kundi sa iba't ibang authorities na itinalaga ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya pag-usapan po natin ang mga tanong na ito. Ano ang tugon mo sa katotohanang galing sa Diyos ang kapangyarihan ng mga authorities such as the government, church or pastors, husbands or fathers, and employers? Anong tugon mo dyan sa katotohanan yan? Give at least 3 accomplishments of the Duterte administration and praise God for it. What are your suggestions for us to become better citizens of our nation? Nawa mga kapatid, mapag-usapan po, no? Sa inyong family or sa inyong mga D group para again, ma-i-apply po talaga natin sa ating mga buhay ang atin po mga napapakinggan at hindi lang basta mapakinggan tapos lalabas sa kabila. Kundi nawa mapag-usapan, mas bumaon sa ating mga isipan at puso nang sa ganun ay mas ma-i-apply po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Obey the existing authorities.